Lalamig yung kamay ko. Tissue na. Sabi ko, sige, uwi na lang din kami dyan. Magtanim na lang kami ng ano, ng bigas o ng mais. Good morning. Morning. She having her breakfast. What's your breakfast? Porridge. Porridge. Always porridge. It's your name. Trapped. Tickles. The grandma. Who's the grandma? Today I made the boat go. Yeah. Yeah, I can ride the boat. Let it go across. And what else? Once I go on the seaside, I had a cross. We want to see how we decorate her new baby. Thank you so much. So pretty. Beautiful. So pretty. Yeah. You're so pretty. And is that pretty? The grandma can see there. And Alina. Pretty. We also do some rainbows, birthday sprinkles, and some chocolate chips. My turn. And it's a pretty. Thanks, Sarah. Have a look. Umuulan mga kachika. Mahangin pa. Maglalakay naman sana kami ulit ng mga bata. Kaso lang kay maulan. Then, mahangin. Ganda din sana maglakad. Kasi gustong-gusto din nila yan na maglalakad kami sa papunta sa school. Oh, wobbly teeth. I got two. How many? Two of them. Two wobbly one? Mm-hmm. Oh, dear. Wow. Getting old. Dali. Dali, be. Your water, be. Don't forget your water. Yeah, you leave it there. What's in here? Okay. Dali. Sko, ang lamig-lamig ngayon mga kachika. Single degree. That's why lamig. Maulan all night. Nalamig yung kamay ko. Pauwi na kami mga kachika. Nandun naman si Alisa, pumasok naman. Sabi niya ngayon, cruel daw ako. Kasi si Alisa, nagsabi yun na my tummy is hurt. Pero alam ko na hindi masakit yung tiyan niya. Kasi nagdadrama lang yun mga kachika. Dahil ayaw na naman niya pumasok sa school. Kasi diba kahapon din namin siya pinapasok. Pinarest namin sa bahay. Ganun. Tapos, yun. Ngayon tuloy, sabi naman niya ayaw niyang pumasok. Bukas na lang daw. Sabi ko bukas, hindi ka na pwede pumasok kasi wala ka ng pasok. Bukas hanggang today lang yung pasok mo. Tapos ngayon, sabi niya sa daddy niya habang naglalakad kami, kaya hawak-hawak niya yung kamay ng daddy niya. Kasi daw, hurt yung tummy niya. Daddy, my tummy hurt. Okay. Ako hindi ko lang din pinakinggan kasi alam ko naman na hindi masakit yung tiyan niya. Tsaka, lang po nagdadrama lang yun, hindi yung totoo. Hindi kayo na wala naman yung sinabi na ano eh, masakit yung tummy niya. Saka na lang sumakit noong lumabas na kami ng bahay kasi ayaw niya daw pumasok sa school. Yun yung sabi niya. Pero okay naman, hindi naman umiyak. Pumasok naman siya. Gustong-gusto niya lang niya na ihatid muna namin si Alina, then ihatid ko siya sa room niya. Ganyan yung gusto niya. Last ko siya na ihatid. Uy, magunat-unat pa lang ako. Kaya pala parang kinikilig talaga ako sa lamig mga kachika. Sobrang lamig talaga kasi kayo na naghatid kami ng mga bata na sa 9 degrees siya. Ngayon, binuksan ko yung bintana pala. Kaya pala parang gumaganon-ganon na ako. Nag-chat kami ng nanay ko. Magganon na talaga ako sa lamig. Nakalimutan ko na binuksan ko pala yung ito yan dyan, yung bintana na namin. Dyan ba? Binuksan ko kasi
mag-i-spray ako dito, maglilinis ako ng ito ba kay medyo makapal na yung oil ba sa pagluluto, kaya tinakpan ko siya ng ito para hindi mano kasi nilinisan ko ito dito kagabi eh. Ganyan daw. Kitchen cleaner ba mga kachika ba? Dali kasi bago ko ito makalimutan, ililista ko muna ito mga kachika. Ayan, kasi isa na lang. Gumagawa ako ng lista kasi hindi ko alam kung makapag-food shopping yan siya today or ako na lang yata yung pupunta ng test ko. Kasi nahirapan yan siya mga kachika na maglakad. Ngayon, actually, nung kaya nga ma, mainit yung ulo niya yan ba? Diba? Yung mga nakaraang mga videos na mainit ulo niya yan. Kasi sumasakit na naman, di ba? May iniinda yan siya mga kachika yung dito niya na sumasakit. Yung dito niya banda, sumasakit yan siya. Tapos, hinahaplasan ko niya ng Efficacent. Tapos, may haplas na din yan siya na ito. Yung max strength na ibuprofen. Pinapahid yan siya mga kachika. Ganun dito para maalis ba yung sakit kung may sakit-sakit ka sa mga kasukasuan mo. Yan yung pinapahid niya. Isang beses ko lang inano-ano, isang gabi nilagyan kasi ayaw niya yung baho ng Efficacent ba. Ako gusto ko yung amoy ng Efficacent pero siya ayaw niya yung ano, nababahuan talaga siya. Tapos yun, napilitan lang yun siya noong isang gabi na lagyan ko dito kasi nga na iniinda niya talaga yung sakit. Kahapon ako yung naghandid sa mga bata kasi ano siya yung tao dyan, nahirapan siya maglakad. Tapos hindi, makakalakad naman siya pero pag yung papasok ba siya sa sakyan kasi di ba matangkad siya so mahirapan siya mag-upo, ganun. Pag papasok siya sa sasakyan or lalabas siya ng sasakyan, doon siya nahirapan. Kaya kahapon ako yung naghatid kay Alina. So today, sabi niya naman siya kanina sa akin na, kaya na umaga na, ikaw na lang daw maghatid sa mga bata. Sabi ko, maulan ngayon sa labas at sa kamahangin din. Kaya napilitan yun siya na, ano na lang, na ihatid niya kami papunta sa school. Tapos, yun, pagkabalik namin, di pa ngayon siya nag-breakfast, ano na pala mga kachika, 11:40 na ng umaga, bumalik siya sa bed. So siguro mga 2 hours na yan siya. More than 2 hours na yan siya natutulog. Ngayon bumalik siya. Tapos ngayon, ganyan natutulog pa yan siya. So inayaan ko na lang din. Kaya nga mga, nung mga nakaraang araw, matagal-tagal na niya na kasi din yan iniinda. Kasi yung sakit niya dito mga kachika, mawawala siya. Tapos babalik na naman. Tapos pagbabalik siya, matagal siya mawala mga kachika. Yung inaabot mo na ng isang buwan, ganun siya katagal ba mawala. Tapos siguro yung ininda niya ngayon, siguro mga 2 weeks na din niya ngayon. So di ba pinaano na namin yan, tinawag na namin yan sa GP para ma-check up sana siya. Pero di man siya chinek up kasi sabi lang na, ang tawag dyan, pinaanohan siya ng dugo. Di ba inanohan yun siya ng dugo, blood test yun siya, tapos inanohan din siya ng urine test din nan siya. Wala naman, okay naman yung mga result mga kachika, wala namang problema. Kaya sabi ko sa kanya, siguro baka arthritis ba or rheuma. Ganun. Pero hindi naman dito. Kasi yung side niyan dito mga kachika, naoperahan din yan siya yung side niya. Kasi naoperahan yan siya ng kanyang orthoarthritis. Yung inoperahan niya sa kanya. Kaya may inoperahan. Noong 2017 pala, nung una kong punta dito sa UK, buntis pa lang ako nung kay Alina. Tapos pinaoperahan niya yan dito. Kaya iniwa yung dito niya. Tinanggal yung kung ano yung parang damage na sa dito niya, sa sakit niya, dito banda. Tapos, hindi naman yan yung sumasakit. Yung dito daw banda niya. Yan. Hindi yung inoperahan sa kanya. Hindi. To ngayon, nga matagal-tagal na. Kaya nga mga mainit yung, minsan yung ulo niya. Niya sa akin ba? Hindi naman sa mga bata sa akin ba? Kaya minsan pag mainit yung ulo ko, doon na kami sumasabong. Pero okay naman. Wala namang ano din, mga ganap-ganap na mga gaya noon, ganun. Mga nangyayari ngayon, hindi na ganun ba? Kasi nga, hindi ko na inintindi. Uy, may bahala kayo dyan sa buhay mo. Tapos, ayun, hanggang ngayon na doon pa natutulog pa. So, ito na naman yung tinatrabaho ko mga kachika. Pinag-aayos ko yung mga damit ng mga bata na mga pang-alis nila yan. So, ito kasi yung lalagyan ng ano ni Aliso. May mga ano, alikabok na dito ko nilalagay yung mga pang-alis niya, diba? So, ngayon ilalagay ko na siya doon yung mga pang-alis niya doon sa drawer na pinaka-mataas doon sa
kung saan nakalagay yung damit ni Alina. Yung mga pang-alis lang din naman niya kasi yung mga pambaha niya nandoon sa wardrobe nakalagay yun sa ganito. Tapos ito gagamitin ko to, lalagyan ko to ng ano namin ng pillowcase at saka maybe towel. Depende kung ilan ano yung makasya nito kasi pag dito ilalagay yung mga bedsheets namin hindi makakasya lahat. So mas okay na lang yung towels at saka yung pillowcase. Yan kasi ilalagay, lilinisan ko muna. Tapos ito, yun din yung mga tupiin ko. Yan yung iba dyan, natupi ko na. So ito naman yung parang ipagliligpit ko lang muna to. Mga ayan na yan ang mga pang blower ko, pang kulot ng buhok. Dito yan siya nakalagay mga kachika. Tingnan nyo, sira-sira na nga din to eh. Pero okay pa naman siya, pwede pa siya malagyan ng damit, diba? Nandito kasi yung yan, yung na, bago yung tupi. Tapos nagkalat na naman. Ito yung mga pangalis ni Alina. Ito yung mga pambahay niya, nagkalat din. Tapos dito ko na ilalagay yung kay Alisa, yung mga pangalis niya. Pinunasan ko na to ng wipes mga kachika. Yung iba dyan, mancha-mancha na hindi na siya nakukuha. Yan, ganyan na siya. Tinay ko i-push, mabigat man. Uy, matigas. Ayan. Susundo na kami sa aming estudyante mga kachika. Last stress na pala. Sakit ng ulo ba? Lips ko, sino-sino, parang kain ng humba. Humba naman talaga, kain ko kain na. Adobo, yung kahapon ba na ulam ko, yun din yung kinain ko kain na umaga, tsaka lunch. Nagmadali na ako, yun na lang yung kinain ko. Kasi buti na lang, may sobra pa. Kasi madali na nga ako dahil di ba na busy ako doon practice. Busy na ako mag-ayos ng mga damit ng mga bata. At least naayos ko na din. Kukunin ko lang yung mga bata. About in, you want that? That's all you want? Yeah. Chitos? Okay, tara, let's go. Yeah. So, bili din ako nito. Masarap to mga kachika. Biskulat ha. Sarap yan. May chocolate sa ilalim. Yung chocolate niya parang sa Ferrero na chocolate. Okay, that's one. Tiny. Eight. Okay, tara. Yeah, tiny. Tiny okay. This one. So. Yeah. Strawberry. Okay, tara. A rainbow as well. So you just get one. That's all you want? Okay, let's go. Okay. Okay, my buns. Let's go. Ang sakit ng ulo ko kasi I think the way na tinali ko yung hair ba ng ganito, parang naunat siya. So anyway, ayan, nagkabihis ako mga kachika kasi hindi na ako nagbihis pero kaya naka jacket, diba? Kasi akala ko nga kami, didiretso kami kasi sabi ni Mr. na dadanhin daw namin yung mga bata, dadanhin daw namin sa cafe if they like to go to the cafe. So ayaw man nila pumunta ng cafe which is very good. Kaya dinala na lang din namin siya sa sila doon sa may, saan ba yun? Sa doon sa may small shop. Please cut this, Mama. Help me. Can you help me to cut it? I gotta cut that one. Can you cut this one first and I lace it that one? You go change your clothes there first. You're always wearing that. You go there first. I'll do this. I cut this one as well. You go there now. You go. I want to make it to that retail. Pinapabihisan ko yung damit niya na t-shirt. Kasi yun na lang palagi yung suot niya. Sa dinami-dami ng damit niya, kung ano na lang nakikita niya doon sa taas, yun na lang yung sinusuot niya mga kachika. Ganon. Yun na kayo. Yung dahil na lang nila umalis na nag-food shopping kasi ayaw naman nila pumunta ng cafe pa. I think I would size. I think cut that way, this side. Okay, you can cut it. I can't how. There's paper made from plastic. And may kaunti pang ito, ice cream na, ano ba to? Frozen yogurt, low fat. I need some scissors. I'm gonna cut this part. Me and the twins and flower mermaids. Wait, what are you doing? Oh, making ice cream melted. Have a look. Make it suck a little bit. It smells hot now. Can I do this later? Can't do it. Bossing ko na lang to kasi kakaunti na lang naman. Wait, first.
tatlong ganito na lang. I'm gonna mix something up this. What are you gonna do with it? I don't know. How are you gonna use this for mermaid? Mermaid? Mm-hmm. Okay. Oopsie. Are you gonna? Well, I can put this on my foot and make it like a mermaid. Mm-hmm. And then do this later. When you call me, finish the mummy tail, and then I can wear it. Sadarisa! Tikman na natin. Di matamis. I got the strawberry shake. Huh? I got the strawberry shake. Give me a mammy taste later. Okay. Now. Nakabihis na naman si Madam. Ito, dala-dala niya pa yung bag. Titingnan natin kung anong laman ng bag niya. Oh, my cell phone. Ayan. Tapos, what else? Sus, nandyan pala yung cutics. Nandyan pala yung, ayan, yung lipstick ko, my cutics, my pangkilay, my pang eyebrow, eyelashes. Ito naman. Hindi naman niya yung ginagamit, mga kachika. Nilalagay niya lang yun sa bag. Okay, balisa some crackers, babe. If you like crackers, babe. More crackers, ha? Mm-mm. No? She doesn't. No? Ah, look. You dip it. You can dip it. Dinip na yung sky flag sa strawberry shape. Good? I got tissue. Mm. How was it now? Very good. Can I kiss you now? Nagluto ako ng chicken na may gata, mga kachika. Dagan ko na yung, may tanglad na yan siya, dalawang tang, ano ng tanglad, tapos mayroon na din yung ginger. Pabili ako ng ginger kasi nag-shopping siya nila. Tapos, lagyan natin ng yan. Takpan ko lang muna yan kasi ilalagay ko din to, pero mamaya ko na yan ilalagay kasi madali lang naman yan maluto yung chili na. Ito na lang. Magbubble bath kami, mga kachika, kasi yung mga bata magbubble bath din. Kaya magbubble bath din ako. Tutulong kayo yung kuko ko. Kaya yung kuko ko medyo maba na siya. Tapos nagka-crock naman ba? So kanina nga, nag-chat kami ng nanay ko. Tapos, yun sabi niya na ano daw yung tawag dyan. Doon ba sa ano ba sa amin ba sa probinsya 2 months na daw na hindi umuulan doon. Sabi niya yung mga pananim daw nila na namatay na, yung mga tanim daw nila na repolyo na yung repolyo na yung dapat pang ano dapat nila yung ba yung pinanim nila ba para tamang-tama daw pagka fiesta, kasi fiesta sa amin June. Tapos sabi niya tamang-tama daw dapat yun na ma-harvest nila pagka fiesta. So ngayon daw namatay na kasi nga wala nang ulan-ulan. Tapos pati daw yung sibuyas nila. Kasi marami yung sibuyas nila, nanay ba. Marami-rami din yun. Tapos na yung sibuyas daw nangalanta na ba sa sobrang init daw. Ganun.
Kanya ngayon, nag-ano na lang daw sila. Nag-start na naman daw sila na magtanim daw ng mais. Taniman ng mais. Dahil daw, sobrang mahal daw ng kilo ng bigas ngayon. Doon sa probinsya, nasa ano daw, 65 yung kilo ng bigas, mga kachika. So, iwan ko lang sa ibang part ba ng Pilipinas. Tapos. No fighting ha, tapos yun, doon daw sa amin, yun na yung kilo ng isang kilo ng bigas. Ganun. Magtanim na lang daw sila ng mais para daw na may, maano ba, yun nga mahal yung bigas. Yung ano, at least pag magmais, kumakain naman si nanay ng mais, wala namin yung pili si nanay pagkain. Mas gusto, mas maganda pa nga yung mais, di ba? Kasi lalo na pag may mga edad-edad na, ganun. O sarili mo pang tanim. So, wala talagang mga chemical-chemical talaga na halo-halo ba? Kasi papagiling na lang nila sa ano, sa nagilingan man doon sa town, yun na lang ba yung gagawin nila. Sabi ko, sige, uwi na lang din kami dyan. Magtanim na lang kami ng ano, ng bigas o ng mais. Okay, take it off. Tapos yun sila nag-dinner, mga kachika. Sabi ko, sige, mamaya na kayo magkain ng sweets nyo pag ano, pagkatapos na ba mag-bubble bath. You see, hot, I already mixed that, ah. Yes. Oh, you got a messy face. Uh-huh. Wash your face. It's hot. It's not hot. It's not hot, Alina. Yeah, I feel it. It's not hot. It's hot. It's white. No. My face.